nandito tayo sa room ni LJ. Siya po ay isang COVID positive. So, ang ginawa ko, pinalabas ko muna siya doon sa backyard namin. Pinagsuot ko lang siya ng makapal na jacket para hindi siya lamigin while nililinis natin yung kanyang room. Actually, inayos ko na yung kanyang bed. Bulaklakin pa. So, pupunasan natin yung mga alikabok kasi sobrang dami ng alikabok na, and then yung sahig, at yun ang gagawin natin today. Hindi na ako nagsuot ng gloves, nagmask lang tayo kasi i-make sure ko naman na maghuhugas tayo ng kamay after this kasi parang hindi ako nakakapag-trabaho ng maayos pag may gloves tayo. So, sa nakikita nyo, nakamask tayo. So, para... Ay, kahiningal ako. Kasi akyat baba ako. Malinis natin yung kanyang room. Okay, so let's start. Meron tayo nito. Pamunas. Meron din tayong dinto na punas natin sa mga gilid-gilid. Tsaka spray. So, pag nag-spray ako, ito yung gagamitin ko. So, magsimula tayo sa doon sa kanyang table. So, ang gawin natin, isprayhan natin. Okay? Actually, hindi ko pa yung kanya. Lagay ko ito sa daan niya. Sobrang dami ng alikabok, guys. Isang ilang araw hindi ito nalinisan. So ngayon may time tayo. Yung bag niya nasa sahig. So yung asawa ko takot. Sabi niya, uy, magmask ka. Nakakatakot naman talaga. Siyempre, lalo na pag yung makuha mo yung talagang risk na COVID. So, andito yung baso. Nalagay natin dito. Okay. Marami siyang baso. So, iuwas natin agad yan. Okay, let's start dito sa kanyang table. Ang kanyang alikabok, sobrang dami. Pati ng aking ilong. So, dito naman tayo. Ayan. Nilinisin natin yun. Meron siya mga gamit-gamit dito sa
Yung mga laruan. So, ang gagawin ko, ilalagay ko ito sa cabinet para hindi na naman ng alipadok. Pag ibalin na siya. So, for now, ito lang muna yung madali. May papano nalinisan natin ang kanyang room. So, lahat na ito niya. Lagay na sa para iwas alikabok na dadapo sa mga gamit. Kaya ganito guys, kadami yung alikabok kasi dito kami naglalabas sa taas. Sa kabila, ayan doon sa kabila, doon kami naglalabas. So, nandun yung more damit na mga labahin, kaya maalikabok sa room niya. So, doon naman sa ano na yon, sa part na yon. So, akit tayo dito. Yan, may drinks pa siya. Pati yung kamay ko, ini-sprayan ko. Para mamatay yung germs. Side naman. So, yan. Diyan tayo. So, nasa lapag ang kanyang mga damit. So, diyan na hinahangal yung kanyang damit. So, kailangan natin labhan. So, this is need to be washed. So, doon natin siya na ilagay. Sobrang dumi. Ilalagay ko. Jay, ayusin ko rin yung mga labahan. Tingnan nyo, parang yung nakakalat. Kasi habang nandito siya, naglalabas siya. So, ang ginagawa niya, pinili niya yung mga bedsheet, andun, pinato niya doon. Tapos yung nilaban niya lang yung mga t-shirt. So, ngayon,
aayusin din natin. So tapos na tayo doon maglinis sa kanyang bed. So dito naman tayo habang ano siya sa labas. So ang gagawin ko is ilinisin ko rin ito. Sandali, basura din. Kasala yung ating iniisang. Sensya na kayo sa kalat kasi ayaw kong paakyat ni Michelle para ayusin. So ngayon, since wala si LJ doon sa baba, kaya ayan, may time tayo. Okay, so, parang sumalik yung ulo ko ah. Okay, and then meron siyang mga nilagay na dito sa ano. So, ang gagawin natin, tinaalisin natin siya at isasampay natin. Pero parang nawala na yung amoy ng sofa na sumamaya natin eh. To turn on yan. Hindi pantay yung paglalagay niya ng galit sa loob. Then pag nagde-drain na siya, malakas yung ano niya, yung move niya ng ano, kaya umuurong. So, i-move natin siya dito. Lahat ng basura ay ilalagay natin dito sa plastic. Tamayin na natin kasi maghuhugas naman tayo afterwards. Delikado ito baka mahawakan ni ano na chill pag mag-ano ng basura matusok. Lagay natin sa dilid. Mga tuwalya. Ibahin natin yung mga tuwalya. Para yung paglagay mo sa washing is ano na siya. Naka-separate na. Towel-towel. Mga punda-punda, yung ganon.
Sana hindi lamigin yung anak ko sa sa labas. So ito, isasama natin to sa towel. Ito yung mga shawl. Shawl, sa towel, shawl, suit. So, one more. Tupiin lang natin ito. And then, i-turn on natin itong washing machine. Lagyan natin ng softener. Kasi, kahapon pa yan dyan, nakulog. Kaya yung amoy niya medyo hindi maganda. Hindi kasi binuksan ni LJ after yung i-laundry. So, we're gonna put everything in here. And aray. Ilagay natin ito sa loob. So, ayan,
So ayun guys, tapos na tayo. Ang gagawin ko naman ngayon ay ibababa ko yung basura at saka ito doon ko sa isasama ko sa mga another boxes para hindi sila nakakalat. So ito lang yung ating mga lalabhan. Mamaya, ayan. Ayan na. Mga ilang salang yun siguro is nasa 5 salang to. Mga 5 salang na natin. Tapos tayo. Okay? So guys, tapos na tayong maglinis dito sa kanyang kwarto. And pag naibaba ko yung basura at saka yung dapat kong ibaba, and then tatawagin natin si LJ. Okay? So hanggang dito na lang muna. And if you like my video, please like my video and share it to your social media, and then see you sa akin next vlog guys. Bye bye.